Ang ikatlong kwento tungkol sa kaibigan na pinamagatang ang dakilang kaibigan. Dalawang magkakaibigang sundalo ang nagkahiwalay nang sabihin ng kanilang kapitan na uurong sila sa laban. Sila ay sina Arman at Mando. Napakarami ng kaaway at wala silang kalaban-laban. Maaari silang mapatay na lahat kung hindi uurong. Pagdating sa kanilang kampo, natuklasan ni Arman na wala si Mando. Nag-alala siya para sa kaibigan. May usapan pa naman sila na walang iwanan. Lumapit siya sa kanilang kapitan para magpaalam. "Sir, babalikan ko po si Mando, kapitan. Baka nasa pook pa siya ng labanan." "Hindi maaari," sabi ng kapitan. "Ayokong ipakipagsapalaran ang buhay mo sa isang taong maaaring patay na." Alam ni Arman na mapanganib ang magbalik sa lugar ng labanan, kaya ayaw siyang payagan. Nang gumabi ay tumakas siya sa kanilang kampo. Gusto niyang balikan ang kanyang kaibigan. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya ito nakikita. Kung namatay ito sa labanan, makita man lang niya ang bangkay ay mapapanatag na siya. Nang magbalik si Arman sa kabilang kampo ay sugatan siya. Marami siyang sinuong na panganib. Galit na sinalubong siya ng kapitan. "Sabi ko na sa iyo, napatay na ang kaibigan mo. Ngayon, malamang na mamatay ka na rin dahil sa mga sugat mo. Anong halaga ng ginawa mo? Sabihin mo nga." Galit na tanong ng kapitan. "Kapitan, buhay pa ang aking kaibigan nang abutan ko siya. Bago siya nalagutan ng hininga sa aking kandungan, naibulong pa niya sa akin. Utol, alam kong babalikan mo ko." Parang napahiya ang kapitan. Hindi na siya nakipagtalo pa. Agad niyang ipinagamot si Arman sa mga kasamahan nila. Naglakad-lakad siya sa paligid ng kampo ng gabing iyon. Hindi siya makatulog. Naiisip niya ang kanyang kaibigan sa kanyang pangkat. Tulad ng kaibigan ni Arman, hindi rin ito nakabalik sa kampo nang sila'y umurong at hindi niya ito binilikan para hanapin. Aral na mapupulot sa kwentong binasa. Ang tunay na kaibigan ay hindi nang iiwan. Matutong sumunod sa nakatatanda o nakatataas sa iyo upang maiwasang mapahamak. Pero base sa naging kinalabasan ng kwento, mabuti na lang ay buhay si Arman nang nakabalik sa kampo nila at naabutan pa niya kahit papaano ang nag-aagaw buhay na si Mando. At nasabi pa niya dito ang huli niyang salita para sa kaibigan. Ang ikaapat na kwento tungkol sa kaibigan na pinamagatang ang bata at ang aso. Si Boyet ay may alagang aso. Ang tawag niya dito ay Tagpi. Puting-puti ang makapal na balahibo ni Tagpi. Sa bandang likod ay mayroon itong isang malaking tagpi na kulay itim. Iyan ang dahilan kung bakit Tagpi ang itinawag ni Boyet sa kanyang aso. Mahal na mahal niya si Tagpi. Talagi niya itong pinaliliguan. Binibigyan niya ito ng maraming masasarap na pagkain at tubig. Madalas din niya itong ipinapasyal. "Tara, habol Tagpi!" Sigaw niya habang nakikipag-unahan siya sa pagtakbo sa alaga. Isang araw ay may naligaw na aso sa lugar nila Boyet. Kasing laki ni Tagpi ang aso pero kulay chocolate ito. Manipis ang balahibo ng tsokolating aso, kaya hindi ito magandang tingnan. Marami pang putik sa katawan, kaya mukha rin itong mabaho. Hindi ito katulad ni Tagpi na ubod ng linis dahil araw-araw niyang pinaliliguan. Nakita ng tsokolating aso si Tagpi. Lumapit ito sa bakod nila at tinahulan ang kanyang alaga. Gagalaw-galaw pa ang buntot ni Tagpi na parang tuwang-tuwa.
Hindi nagustuhan ni Boyet na nakikipaglaro si Tagpi sa marungis na aso. Binugaw niya ang aso pero ayaw nitong umalis. Chu! Chu! Alis! Bugaw niya rito. Ayaw umalis ng aso. Panay ang tahol nito kay Tagpi. Nainis si Boyet. Kumuha siya ng mahabang patpat at hinampas niya ang aso. Nabuwal ito at nag-iiyak. Hahampasin sana ni muli ni Boyet ang kulay tsokolating aso para tuluyan ng umalis, pero dumating ang kanyang tatay. Agad siyang inawat nito. Huwag mong saktan ng aso, Boyet, sabi ng kanyang tatay. Ang baho po kasi, itay. Baka mamaya ay mahawa pa sa kanya si Tagpi. Katwiran niya. Paano kung si Tagpi ang mapunta sa ibang lugar at saktan din siya ng mga bata doon? Magugustuhan mo ba iyon? Tanong ng ama. Hindi nakasagot si Boyet. Napahiya siya. Tinulungan nilang makatayo ang aso. Pinabayaan na niya itong makipaglaro kay Tagpi. Aral na mapupulot sa kwentong binasa. Maging mabait sa mga hayop. Huwag gawin sa ibang hayop ang ayaw mong gawin nila sa alaga mo. Irespeto ang karapatan ng aso o ng mga hayop na mabuhay. Kaawa-awa nga sila kung nakikita natin na wala naman pala nag-aalaga sa kanila. Kung maaari, ay tulungan ng mga ito o di kaya ay alagaan nyo na rin. Pero kung hindi pa rin kaya, ay hanapan na lang sila ng kukup-kup para maging maayos ang kanilang mga buhay. Ang ikalimang kwento tungkol sa kaibigan na pinamagatang Ang Matalik Kong Kaibigan. Tulad ng nakagawian kong gawin, pagdating ko sa bahay mula sa paaralan, hinanap ko ang pahayagan. Ipinatong ko ang pagod kong mga paa sa bangkito at inumpisan kong basahin ang kolom ni George Nava True tungkol sa kalusugan at mga sakit sa katawan. Sunod kong tinunghayan ang entertainment at pagkatapos nito, sinulyapan ko ang mga pangalan ng mga namatay sa obituary. Laking gulat ko na lang na makita ko ang pangalan ng aking matalik na kaibigan. Bigla akong tumayo at nanikip ang aking dibdib. Sinabi ko kay nanay na namatay si Richard at pupuntahan ko agad sa St. Peter's Chapel kung saan siya nakaburol. Sa St. Peter's, sinabi sa information na sa huling silid sa kaliwa, naroon ang aking kaibigan. Sa pagpasok ko pa lamang sa silid ay nakita ko na agad ang iba naming kabarkada. Puro sila malungkot at halos maiyak-iyak. Hindi ko mapigil ang aking luha habang minamasdan ko ang mukha ni Richard sa loob ng kabaong. May mga tapal ang kanyang pisngi at noo. Lumapit sa akin ang kapatid niyang si Christine. Nabundol po ng truck ang kotseng sinasakyan niya. Saan nangyari ito? Ang tanong ko. Sa may Magalyales Village sa expressway po noong Sabado. Walang ang nakita kung anong plate number ng truck ang naka-hit and run sa kanya. Naghina ako nang mabasa ko sa pahayagan ngayong kahapon. Nagmadali nga akong pumarito. Ang wika ko. Isang mabait at masayahing kaibigan si Richard. Marami siyang kaibigan, mahirap at mayaman. Buhat pa ng maliliit kami ay magkaibigan na at madalas magkasama. Nagbabasketball, namamasyal at nagsisimba. At iba pang gawain ng mga bata. Bakit kaya siya binawian agad ng buhay? 17 taon pa lamang siya. Marami pa sana siyang magagawa at matutulungan. Nasabi ko tuloy sa sarili na hindi nga pala nakatitiyak ang sinuman kung kailan darating ang kamatayan. Maaaring sa araw ding ito o sa madaling panahon. Kailangan maging handa sa lahat ng oras. Kailangan ang paghingi ng lagi ng awa at kalinga sa Diyos at ang pagiging mabait.
aral na mapupulot sa kwentong binasa. Hindi mo hawak ang iyong buhay, kaya maging handa ka sa lahat ng oras. Maging mabuti kanino man. Laging humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan mong nagawa at ugaliing manalangin na patnubayan ka ng Panginoon sa lahat mong pupuntahan at gagawin.